ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Isa na naman pong masaya at mapagpalang pag-aaral sa iyo, mahal kong kaibigan. Muli tayo po ay magsama-sama sa isang oras na talakayan kung paano po natin mapapanatiling masaya at masigla ang ating pamilya sa loob po ng ating tahanan. At upang mas mapalago din naman po ang ating relasyon at ang ating pananampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pakikinig sa ating mga pag-aaral ngayon. Kaya maraming salamat po muli sa iyo, aming mahal na kaibigan, sa walang sawang pagtangkilik po sa ating mga pag-aaral. Ako pa rin po ang inyong lingkod. Ako pa si Maria Macareg, inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Patuloy pa nga rin po ang ating libreng pamimigay ng mga aklat, aralin at babasahin patungkol sa Biblia. Kaya naman kaibigan, kung ikaw po ay nagnanais na makatanggap nito, maaari ka pong tumawag or mag-text sa mga numerong aking babanggitin. 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di naman po kaya, isa ating smart number, 0968-8536-607. 0968-8536-607. At ang ating landline number naman para sa iyo, mahal kong kaibigan, kung ikaw man po ay nasa labas ng ating bansa, ay maaari mo pong i-dial ang ating landline number, 8777-89-1687. O di naman po kaya ay manood ng ating mga programa gamit naman po ang iyong Facebook account. I-search mo po ang ating Facebook page at kapag binisita mo po ito, maaari mo po bang i-like na lang din po ang ating like button and i-share po ang ating link nang sa ganon ay mas marami pa nga po tayo ang pagpalain at makakapakinig ng magandang mensahe po natin sa mga oras na to. I-search mo lamang po ang Adventist World Radio Manila. Mag-send ka na rin po ng iyong email sa connect@adventist.ph at mag-subscribe ka na rin po kaibigan para po sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Na kung saan ay maaari ka din naman pong manood ng ating mga programa dito. At ang maganda po dito ay meron po tayong music playlist na kung saan ikaw ba kaibigan ay mahilig ka po bang makinig ng mga awitin ng mga musika para po sa ating Panginoon. Ako ang ating pong YouTube channel na ito ay bagay na bagay sa iyo. Kaya wag na pong magpapahuli sa pag-subscribe Adventist World Radio Manila. O di naman po kaya kung ikaw po ay mahilig mag-aral ang banal na salita ng ating Panginoon at nais itong ibahagi sa ating kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating pamilya anytime and anywhere, maaari ka pong mag-download ng ating Bible Study Guide. Bumisita lamang po sa ating website na bibleschools.com/Central Luzon. Sa buhay pamilya ay makakasama pa nga rin po natin ang ating assistant treasurer dito sa ating tanggapan ng North Philippine Union Conference sa pagpapatuloy pa rin naman po ng ating napahindang seryang nasimulam. Ito po ay pinabagatang 40 Days of Prayer and Devotion to Prepare for the Second Coming. Ito po ang magandang pagkakataon na ating pong anyayahan ng ating mga mahal sa buhay upang samahan tayo sa seryang ito sapagkat ito po ay punong-puno ng pagpapala. Kaya kung tayo po ay nagnanais na pagpalain at kung tayo po ay nagnanais na mapalakas po ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, ay mas maganda pong makinig tayo, manood nito kasama ang ating mga mahal sa buhay na nais din naman po nating makapaghanda sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Ganun din naman ang ating seryeng pinag-aaralan ngayon sa banal na salita ng ating Panginoon. Syempre, pangungunahan pa rin po tayo ni Pastor Romeo Mangiliman. Dati po ay Women of the Bible ang ating serye. Ngayon naman po ay Men of the Bible na kung saan nga po ay mga kalalakihan naman po sa banal na salita ng ating Panginoon, ng ating mga tatalakay, ng ating mga pag-aaralan, ng ating mga kapu pulutan ng mga magagandang aral. Ang ating nga pong tatalakayin sa ngayon ay walang iba kundi si Noah. Kung ikaw kaibigan, di mo pa po kilala si Noah, ito po ang ating magandang pagkakataon upang mas makilala po natin si Noah. Sino nga ba si Noah? At ano nga ba ang magandang mga karanasan ni Noah na maari nating kapulutan ng mga aral? Ayan. Ibigay na po muna natin ang panahon kay Ma'am Marilu para po sa pagbabahagi ng buhay pamilya. Muli po ay mapagpalang araw sa lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ako po ay nagbabalik
inyong kapatid Marilu Ardesa. Tayo pong lahat ay nasa Adventist World Radio, Tinig ng Pag-asa. Kumusta po mga kaibigan? Kumusta po ang mga pinagpipray nyo? Nawa po sa panahon ngayon ay sila po ay nakausap na ninyo at naiparamdam na ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Ngayon po ay nasa ika-23 na po tayo na araw ng 40 Days of Prayers and Devotions. So kahapon po ay tinalakay natin ang solusyon para sa ating Laodicean condition or yung condition na maligamgam na ayaw po ng Panginoon. Ang gusto niya ay tayo ay mainit para po sa gawain niya, para po sa Kanya. So nakita po natin ang solusyon or nadinig po natin sa ating pag-aaral. Ang solusyon po na ino-offer ng ating Panginoong Jesus ay patuloyin po natin siya sa ating mga puso dahil siya po ay kumakatok. Naghihintay lamang po siya na siya ay ating papasukin. At kung ang banal na espiritu, gaya po ng pinag-aralan natin sa mga nakaraang panahon, ang banal na espiritu kapag nasa ating buhay, ibig pong sabihin nun, si Jesus ay nasa ating dimbuhay. So kaya po, everyday, ating pong paulit-ulit na pinag-aaralan ang kahalagahan po ng indwelling of the Holy Spirit sa ating mga buhay, yung pong imbitahan natin, lagi natin ipag-pray na siya po ay manahan sa atin. No, yan po ay napakagandang solusyon na ibinibigay ng Panginoon sa atin. At yan po ay mangyayari, ang pagbuhos po ng banal na espiritu sa ating buhay ay mangyayari sa tugon sa ating mga panalangin. So kahapon po, binanggit ko po sa inyo na hindi po mangyayari na tayo ay mapuspos ng banal na espiritu kung hindi po tayo mananalangin. At kung hindi po tayo puspos ng banal na espiritu, hindi po mangyayari ang revival and reformation sa ating mga buhay o yung pagbangon pumuli ng ating spiritual na pamumuhay. So tayo po sa araw na ito, ang i-discuss naman natin o ating pag-uusapan, pag-aaralan ay ang ugnayan po ng prayer at ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ano po ba ang importansya ng prayer para po sa ating evangelism or pangangaral? Kahapon po ay pinag-aralan din po natin na sa pamamagitan po, no, tinuturo ng ating ang salita ng Diyos na ang panalangin ay napaka-importante or kailangan po para po sa atin individually and as a church para ma-experience po natin ang revival and reformation. So without prayer, we can never experience revival sa ating mga buhay. Ang panalangin po ay napaka-importante para po sa mga taong ating ipinagpe-pray. At hindi ko po alam, hindi ko po sigurado kung inyo na pong natunghayan sa Biblia ang salita po na stronghold sa English or sa Tagalog ay mga kuta. Ang kaaway po ay nagtatayo ng mga kuta sa ating mga buhay. He always tries that na siya po ay makapagtayo ng mga kuta. Ito po yung mga bagay o mga ugali, mga ating ipinamumuhay na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Ang example po nito ay addiction. Yan po ay kuta ng kaaway. Hindi po nais na ng Diyos na tayo namumuhay na may kuta ang kaaway sa atin, no? Yun po yung mga bagay na nagiging alipin po tayo. Yan po ay nais ng Diyos na ating masira or matalikuran. And of course, gaya po ng ating mga pag-aaral sa mga nakaraan, hindi po ito posible na mangyari without the aid of the Holy Spirit. Kaya nga po, kapag nakikita po natin ang ating kapwa o ang ating mahal sa buhay na nasa ilalim po ng kapangyarihan ng kaaway o may naitayong kuta ang kaaway sa kanilang buhay, nararapat lamang po natin silang tulungan kasi hindi po sila makakaalis sa ganong sitwasyon o kalalagayan kapag hindi po natin sila tutulungan. Tayo po ay inatasan ng ating Panginoon na sila po ay ilid o dalhin sa paanan niya. Nais po niya na tayo po ang maging instrumento niya upang ang mga kuta na ito ay tuluyang masira o mabuwag sa tulong po niya. No? Ayaw po ng Diyos na tayo po ay maging alipin sa kasalanan. Nais niya po tayo ay maging malaya sa ating Panginoong Jesus. So ano po ang magagawa ng panalangin upang mas masira po ang mga kuta na ito? So ito po ay na-discuss na natin in the previous days, yung pong intercessory prayer. So sa pamamagitan po ng panalangin natin,
na inimpress naman din po o galing din po sa ating Panginoon, sa Holy Spirit, na inimpress sa ating isip, ang mga kuta po na ito ay mabubuwag. So, prayer, ang panalangin in the spirit ay napaka-importante o kailangan na kailangan po para po ang isang Kristiyano ay lalo pa pong lumakas. And when we are strong, kapag tayo po ay malakas, maaari na rin po tayong tumulong sa ating kapwa upang sila rin po ay maging malakas. So, matunghayan po natin o mabasahin po natin, pakinggan po natin sa Ephesians chapter 6 or Efeso chapter 6 verse 18. Ang sabi po dito, sapagkat ang ating pakikilaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan hindi nakikita na nagahari sa sanlibutan, sa kadiliman. Ito'y laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. So, ang ating pong pakipaglaban, pakikibaka sa buhay na ito ay hindi lamang po physical. Ang higit pa po na mas mahirap ang pakipaglaban nating espiritual. Tayo po ay may kalaban na hindi natin nakikita, pero siya po ay malakas at naiimpluwensyahan niya po tayo. So, nais po ng Diyos na tayo ay patuloy na manalangin upang ang ating pakikipaglaban ay maging pakikipaglaban through the Holy Spirit. No? May Espiritu, may kapangyarihan po. Yan po ang nais niya na tayo ay huwag magsasawa sa pananalangin upang ang kalaban ng mundong ito ay tuluyan pong magapi sa ating mga buhay. Ang panalangin po ay parang walang kabuluhan at napaka-insignificant or napakaliit na bagay sa mga tao po na hindi nakakilala sa ating Panginoong Jesus, no? Sa mga taong hindi siya tinanggap, sa mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ang kaaway. Subalit po ang panalangin ay napaka-importante at napaka-makapangyarihan sa mga spiritual na tao. Yung mga tao po na pinili na magpasakop sa ating Panginoong Jesus. Mga tao na pinili na talikuran sa pamagitan po na lakas na ibinibigay niya ay talikuran ang mga kasalanan na nag-i-enslave sa atin. So, yan po. So, napaka-importante. Hindi ko po alam kung paano pa natin i-emphasize ang importance ng panalangin sa ating buhay. Na kaya hindi ko po maunawaan din kung paano tayo mabubuhay ng may kaligayahan, may kapayapaan kung hindi po tayo nananalangin. So, nawa, ito po ay ating maging parte ng ating buhay. Gaya po ng binanggit ko kanina, ang mga tao po na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway ay napaka-dangerous po ng kanilang kalalagayan. At kung hindi po natin sila ipagpe-pray, kung hindi po tayo magkakaroon ng malasakit na sila ilapit sa ating Panginoong Jesus, paano po sila makakaranas ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesus? Alam niyo po, ewan ko sa inyo po kung inyo pong naranasan sa inyong buhay, sa nakaraan niyo pong buhay, na kung saan kayo din po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway, na naranasan niyo po na hindi po talaga kaya sa sariling lakas at kailangan po ng tao na magdadala sa paana ng Panginoong Jesus. Hindi natin kaya mag-isa, hindi natin kaya mag-isang tumayo kapag tayo po ay talagang nalulupaypay o nanghihina. Kailangan natin ang isang tao o grupo ng mga tao na aakay sa atin, magtatayo sa atin kapag tayo ay nalugmok sa kasamaan o sa kasalanan. Kaya yan po ang ating role bilang mga Kristiyano na naniniwala sa ating Panginoong Jesus na tinanggap din po siya sa ating mga buhay, na tayo po ay magpagamit upang ang mga tao pong ito ay maakay natin patungo sa Kanya. Sila po ay maitayo natin, mamuhay muli na lumalapit sa Panginoong Jesus. So, ang mga tao pong ito ay hindi sila bulag, pero meron pong nakatabing sa kanilang mga mata, kaya hindi po nila na-appreciate ang mga bagay na makalangit. Na may tabing po sa kanilang mga mata na kaya hindi nila nakikita ang katotohanan po ng salita ng Diyos. Hindi po sila madilim po ang buhay, ang tingin nila dahil ito po ay mayroong tabing, no? Yan po ang isa rin na ating pong magiging role bilang mga prayer warriors o nakikipagdigma sa pamagitan ng panalangin, na matanggal po ang mga veil o mga tabing na ito sa kanilang mga mata. At napaka-importante po na talaga po tayo ay mag-i-intercede o mamamagitan sa kanila
upang matanggal po ang mga tabing na ito. So ang mga tao po na ito na nasa na under po sa kapangyarihan ng kaaway ay hindi po kailangan ng marami pang impormasyon. Kailangan lamang pong matanggal nga po ang mga tabing na ito. And our prayers will play a very important role para po matanggal ang mga tabing na ito. Yan po, no? Sabi nga po ng ang propetesa na si Ellen White, sa pamamagitan po ng napakaraming panalangin o na panalangin sa pamamagitan po ng maraming paggawa through prayers ay ang marami pong maliligtas na mga tao, no? Tayo po ay gagawa, hindi po sariling gawa natin. Of course, may mga practical po na dapat natin gawin, pero with much prayer, ang lahat po ay magiging posible. Magkakaroon po tayo ng katalinuhan kung paano po natin gagawin ang mga nais na ipagawa sa atin ng Panginoon. So, pamamagitan po nito, marireach po ang puso ng mga tao na tumatalikod sa ating Panginoong Jesus. Yan po ang ating gawain, mga kapatid at mga kaibigan, bilang mga Kristiyano. Sila po ay madala, ipag-pray po natin sila nang sa gayon matanggal po ang mga tabing na nagiging hadlang para po makita nila ang katotohanan. Ano po ba yung mga examples? Ito po ay napag-usapan na natin yata. Kung di po ako nagkakamali, ay dun sa unang araw po ng ating pag-aaral. Pag-aralan po natin kung ano-ano po yung mga pwede nating ipag-pray for them. Gaya po ng panalangin, ito po ay nasa Biblia lahat, na sila po ay maging malapit sa ating Panginoong Diyos, that they will seek to know God, hinanaisin po nila na makilala ang Diyos, at maniniwala po sila sa salita niya, sa Biblia po, at ang kapangyarihan po ng kaaway ay tuluyan pong matatanggal sa kanilang mga buhay. Yung impluensya po ng kaaway ay kanila pong matatalikuran, at ang banal na espiritu ay patuloy na mabubuhay sa kanila or magwo-work sa kanila, at ang sila po ay maniniwala kay Kristo bilang tagapagligtas nila, kanilang Savior, at sila po ay susunod sa ating Panginoong Jesus. Once na makilala po nila ang ating Diyos, sigurado po ako magkakaroon sila ng pagnanais na sumunod sa Kanya. At gayon din po, sila po ay lumago sa pananampalataya at yung pong kanilang natutunan ay magbunga, nang sa gayon sila rin po ay maging parte ng ating gawain na makahikayat pa po ng marami pa pong kaluluwa sa ating Panginoong Jesus. Yan po yung mga examples na pwede pa po natin, na pwede natin pag-pray sa kanila. And of course, napakarami pa pong examples niyan sa ating Biblia. So tayo po ngayon na idadako sa ating panalangin. Muli ay inire-remind ko po kayong lahat na ating pong ipag-pray ang limang tao na inilagay ng Diyos sa ating mga puso upang ipag-pray during these 40 days of prayers and devotions. At magkaroon po tayo ng tunay na revival sa ating mga buhay. At tayo po ay tutulungan ng Diyos, ililid niya po tayo upang tunay tayo na maging mandirigma sa panalangin. Kaya po na ating binasa ko kanina sa Biblia, ng ating pakikibaka ay hindi physical, kundi ito po espiritual. Kaya we need to be prayer warriors, mandirigma sa panalangin. So tayo po'y manalangin. Diyos na banal, makapangyarihan po sa lahat, muli po ay nagpapasalamat kami sa inyo sa muli pong pagtuturo sa amin ngayong araw na ito upang kami po ay magkaroon ng pagnanais na hilingin ang banal na Espiritu sa aming mga buhay na siya pong magdadala sa revival and reformation. Tulungan po kami, O Diyos, na magkaroon din po ng pagnanais na maging parte po ng mga mandirigma po ninyo sa panalangin. Tulungan kami na to fight for our loved ones, ipaglaban po sila at ang mga taong nasa paligid namin sa pamamagitan po ng panalangin. Alalahanin niyo rin po ang mga taong inilagay niyo po sa aming mga puso upang ipag-pray po sa panahon na ito. Patuloy niyo po silang lapitan, i-draw po sila sa inyo na mas malapit. Makilala po nila at tanggapin nila ang aming Panginoong Jesus at patuloy na magpasako po sa inyong kapangyarihan ng sagayon. Magkaroon din po sila ng kalayaan sa impluwensya po ng kaaway. Maraming salamat, O Diyos Ama, na kami po ay lagi niyong pinapakinggan at may kasiguraduhan na diringgin dahil ang lahat pong ito'y aming hiniling at pinagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Muli po mapagpalang araw sa lahat at bukas po ay muli tayo magsasama-sama upang ipagpatuloy po ang ating pag-aaral at panalangin po dito sa ating 40 Days of Prayer. Muli po ay aking ipinapaalala rin sa inyo na kayo po ay mahal na ating Panginoong Jesus. God bless everyone. Maraming salamat po, Ma'am Marilu, sa napakinggang talakayan po natin ngayon na iyo pong pinangunahan. Kaibigan, ikaw ba ay pinagpala sa ating pong serye ngayon, 40 Days of Prayer and Devotion to Prepare for the Second Coming? Ito po ba ay nakatulong na mapalakas ang ating pananampalataya? Ikaw po ba ay pinagpala kasama ng ating mga mahal sa buhay ngayon? Kung meron po tayong kasama, dalangin po namin yon, kaibigan. Kaya nawawag po kayong magsawang makinig ng ating mga pag-aaral. Ano po? And yes, kung ikaw nga po ay nagnanais pang makatanggap ng mga aklat aralin at babasahin patungkol sa Biblia sapagkat kayo po ay mahilig magbasa at nagnanais pa ring mas mapalago ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sa pamamagitan naman po ng pagbabasa, meron pa po tayong libreng mga aklat na ipinamimigay. Kung ikaw pa ay nagnanais na makatanggap nito, maaari ka pong tumawag or mag-text sa mga numerong aking babanggitin. So 917-1742-777. Inuulit ko po, 917-1742-777. O di naman po kaya sa ating smart number, 0968-8536-6007. 0968-8536-6007. At ang ating landline number naman po ay 8777-8916. 8777-8916. At ang ating Facebook page naman po ay Adventist World Radio Manila. At ating email address, connect@adventist.ph. At ang ating YouTube channel naman po na naglalaman ng ating mga programa at music playlist, i-search mo lamang po ang Adventist World Radio Manila. At mag-download ka na rin, kaibigan, ng ating Bible Study Guide. I-search lamang po ang ating website na bibleschools.com/Central Luzon. Sa pagpapatuloy ng ating programa, tayo nga po muna ay makakapakinig ng isang magandang mensahe ng awitin.
Maraming salamat po sa napakinggang mensahe ng awiting ating pong napakinggan. Sa pagpapatuloy nga po ng ating programa, tayo po ay makakapakinig na ng isang magandang pag-aaral na pangungunahan pa rin naman po sa atin ni Pastor Romeo Mangiliman sa pagpapatuloy pa rin po ng ating special na serya din naman po na Man of the Bible. At ang ating nga pong tatalakayin sa ngayon ay walang iba kundi si Noah. Kaya naman ibigay na po natin ang pagkakataon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas, ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating mga seri ngayon na may kinalaman sa mga tao sa Biblia na pagkatapos nating napag-aralan ang may kinalaman sa mga babae, ito naman ay sa mga lalaki na ating kapulutang aral ang kanilang naging buhay. Ating ngayong bigyan ng pansin ang buhay ni Noe, na tinatawag sa ating Biblia na Preacher of Righteousness. Ayon sa aklat na sulat ni Pedro, isa sa alagad ng ating Panginoon, sa kanyang 2 Pedro Kapitulo 2 Versikulo 5 ang ganito, "At kung paanong ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagamat iniligtas si Noe na tagapangaral ng katuwiran kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masamang tao ay dinalhan ng baha." Binabanggit sa atin si Noe ay Preacher of Righteousness, siya'y tagapangaral ng katuwiran, sapagkat noong panahon na iyon, hinatulan ng Diyos ang sanlibutan dahilan sa talamak ang kasalanan. Meron pang binabanggit ngayon sa aklat ng Hebreo, sa sulat naman ni Apostol Pablo, nakasama si Noe sa mga bayani ng pananampalataya. Sinasabi sa Hebreo Kapitulo 11 Versikulo 7 ang ganito, "Sa pananampalataya si Noe, nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita." Ating pansinin, kaibigan, ang wika, ang mga bagay na hindi pa nakikita. Noong panahon na yon ay walang ulan. Noong panahon na yon ay hindi pa nakakita ng baha ang mga tao. Kaya ano kaya ang sinasabi nila na kapag si Noe ay nangangaral sa kanlang kapanahunan na parabagang imposible, at maging ang mga taong mga marunong noong panahon na yon ay hindi maaring maipaliwanag ang sinasabi ni Noe. Subalit, ang lalaking ito ay nanampalataya, sumunod siya sa sinabi ng ating Panginoon. Bagamat sa tingin ng marami ay imposible, subalit by faith, kaibigan, ang lalaking ito ay nanampalataya sa sinasabi ng ating Diyos noong kanyang kapanahunan. Kaya sinasabi, sa pananampalataya si Noe, nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katuwirang ayon sa pananampalataya. Sino ba si Noe? Ayon sa ating Biblia, sa ating napag-aralan sa nakalipas, ay ating binigyan ng pansin si Enoch. Si Enoch ay pampitong henerasyon, at pagkatapos si Enoch ayon sa Biblia sa Genesis 5:22 ay kanyang naging anak si Matusalem, pinakamatandang tao na buhay sa mundong ito, 969 years.
At pagkatapos ngayon si Matusalem ay naging anak si Lamech. At pagkatapos ngayon si Lamech nung ang kanyang edad ayon sa Kapitulo 5, versikulo 28, nabuhay si Lamech ng 182 taon at nagkaanak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan ay Noe. Anong dahilan bakit binigyan ng pangalan Noe? Ang sabi ng Biblia, ito ang magbibigay sa atin ng ginhawa mula sa ating gawa at sa pagpagod ng ating mga kamay dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. Alam natin ayon sa Biblia, dahilan sa kasalanan ang lupa ay isinumpa. At pagkatapos sa versikulo 32 ng Kapitulo 5, nang si Noe ay may 500 taon, naging anak niya sina Sem, Ham at Japheth. Kaibigan, sa kanyang panahon ay nakita ng ating Diyos ang sanlibutan ay napakasama. Bakit? Ang sabi sa 6 versikulo 5, ang wika ng Biblia, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. At ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Ang sabi sa English, even the thoughts of their hearts ay pawang masama. Nanupat talamak ang sinasabing krimen noong panahon na iyon, ang nakawan, ang pagpatay, at gayon din ang imoralidad. Kung papaano sa ating panahon ngayon, ang imoralidad ay laganap sa ating lipunan. Noong panahon na iyon, kaibigan, ganoon ang kinabubuhay ng mga tao noong panahon na iyon. Kaya nga tinawag ng Diyos si Noe ng wika sa Kapitulo 6, versikulo 8 at 9, subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. At sa 9, ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Yung kanyang great-grandfather, ang ulat sa kanya na si Enoch ay lumakad din ng kasama niya ang Diyos. At ang lalaking ito, pangalawa na binabanggit sa aklat ng Henesis, lumakad na kasama ng Diyos, walang iba kundi si Noe. Nakasumpong ng biyaya sa harapan ng ating Panginoon. At sapagkat ang wika ng Biblia siya'y taong matuwid, taong walang kapintasan, sinasabi ng ating Panginoon, pinili ng Diyos siya upang siya'y mangaral ng sinasabing katuwiran ng ating Diyos. Kaya tinawag siyang preacher of righteousness. Kaibigan, ang wika ng ating Biblia, noong ang Diyos ay tinawag si Noe, binigyan siya ng panahon na mangaral. Subalit kaibigan, ating ngayong malalaman, ilan lamang ang mga tumanggap sa kanyang pangangaral. Ang kanyang asawa, ang kanyang tatlong mga anak, at gayon din ang kanyang tatlong mga manugang. Kapupulutan ng aral, kaibigan, ang buhay ng lalaking ito. Sapagkat, kung baga sa mga nanguna sa bayan ng Diyos noong nakaraang panahon, ayon sa Old Testament, nakatulad ni Eli na isang sasardote, ang kanyang mga anak ay gumawa ng kasamaan sa harapan ng ating Diyos. Gayon din ang mga naanak ni Samuel ay gayon din na nangyari. Kaibigan, isang kapupulutang aral na sa ating panahon ngayon, gaano man tayo kabisi, gaano man tayo habala sa ating mga gawain, ang ating mga anak, huwag nating pabayaan. Ang sabi nga ng ating Biblia, turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran at kapag siya'y tumanda, hindi niya makakalimutan. Kaya samantalang ngayon ang lalaking ito ay nangangaral, ang iniutos ng ating Panginoon sa kanya, siya'y gagawa ng isang daong.
upang ang lahat ng mga taong mananampalataya sa kanyang pangangaral, sila ay sasakay sa daong. At means kapag ka ikaw ay hindi nakasakay sa daong nung panahon na yon, ikaw ay hindi maliligtas. Kaya nga ang kaligtasan ay ginawa ng ating Panginoon nung panahon na yon. At ang ginamit ng ating Panginoon na mangaral ay sinuwi, at pagkatapos ngayon, ang daong ay ginamit ng ating Panginoon upang ang sinumang manampalataya sa pangangaral ni Nuwe ay maliligtas. At noong nakagawa ng daong ngayon si Nuwe, ang sabi ng ating Biblia, kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang taong ang hayop, ang mga gumagapang, at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat ako'y nalulungkot na nilalangkos sila. Subalit kay Nuwe ang wika ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng ating Panginoon. At pagkatapos ngayon ang daong ay natapos, nakikita ng mga tao ang daong, marahil ang pinagawa ng Diyos kay Nuwe ay hindi sakdal, sapagkat ang mga gumawa ay mga amateur. Nakatulad ng sinasabi ng iba na yung Titanic ay hindi lulubog sapagkat ginawa ng mga professionals, subalit yung Titanic ay lumubog, subalit yung ginawa ni Nuwe na pinagawa ng Diyos ay hindi lumubog. Ang sabi sa 7:1, at sinabi ng Panginoon kay Nuwe, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong, sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harapan ko sa lahing ito. Kumuha ka ng 7 sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at 2 sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. Kumuha ka ng 7 sa mga ibon sa himpapawid, lalaki at babae, upang panatilihing buhay ang kanilang uri sa ibabaw ng lupa. Sapagkat pagkaraan ng 7 araw, magpapaulan ako sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi, aking pupuksain ang lahat ng mga buhay na aking nilikha sa balat ng lupa. At ginawa ni Nuwe ang ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Diyos. Kaibigan, sumunod si Nuwe sa utos ng ating Panginoon. Marahil sabihin natin, napakatigas naman ang puso ng mga tao noong panahon na iyon. Can you imagine 120 years ang ibinigay ng Diyos bago hatulan ang tao o ang sanlibutan noong panahon na iyon? Subalit matigas ang puso ng mga tao. Subalit kamangha-mangha, kaibigan, sapagkat si Nuwe, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak at ang kanyang mga manugang ang nanampalataya sa kanyang pangangaral at sila'y sumunod ayon sa sinabi ng ating Panginoon. Isipin mo, kaibigan, na noong si Nuwe ay nakasakay na at nasarahan na ang pinto ng daong at hindi pa umuulan sapagkat ang wika ng Biblia, nakasakay na si Nuwe at hindi pa umuulan. Isipin mo, kaibigan, na sa araw-araw tumitingin ang mga tao nasa labas ng daong at pagkatapos ngayon ay marahil kinukutsa si Nuwe at sabihin, Nuwe, ayos ka ba dyan? Asan ang sinasabi mong baha? Wala pa ngang ni patak ng ulan at pagkatapos sasabihin mong magkakaroon ng baha. Subalit ang lalaking ito ay hindi naniwala sa kanlang sinasabi at hindi pinakinggan ang kanlang pangungutya. At ang sabi sa 7:7-9, at sumakay sa daong si Nuwe at ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak upang umiwas sa tubig ng baha, sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis at sa mga ibon at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Ay 2 lalaki at babae,
pumasok sa daong kasama ni Noe, ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe. Kaibigan, ito yung bunga ng pananampalataya. Kapag ka ikaw ay nanampalataya, ikaw ay susunod sa salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa ating Biblia, ayon kay Santiago, ang pananampalatayang walang gawa, ito ay patay. Kung papaano ang isang tao ay walang hininga ng kanyang buhay, ang taong ito ay patay. Kaya nga, kinakailangan ang pananampalataya ay may gawa. At ang kanilang gawa ay sumakay sila sa daong. Kaibigan, hindi sila tinanggap ng Diyos dahilan sa kanilang pagsakay. Yun ay bunga ng kanilang pananampalataya. Sila'y nanampalataya, kaya sila ngayon ay nakasakay sa daong. Kaibigan, noong pagkatapos ng isang linggo, ayon sa storya sa Biblia, umulan ng umulan. Nagkaroon ngayon ng baha. Nagsisisi ang maraming mga tao na hindi nakasakay, subalit huli na. Kaibigan, kung papaano sa panahon ni Noe ay binigyan ng Diyos ang tao na magsisi, sa ating panahon ngayon ay gusto ng Diyos ang mga tao ay maligtas, subalit hindi ka ililigtas ng ating Diyos na hindi mo piniling maligtas. Hindi ka ililigtas ng ating Diyos na ito ay labag sa iyong kalooban, sapagkat meron tayong freedom of choice. Ang ating freedom of choice ay kinikilala ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, sa pangyayaring ito, ilan lamang ang nakasakay. Sa dami ng mga tao noong panahon na iyon, 8 mga tao ang naligtas. At pagkatapos ngayon ng baha, si Noe ay nakalabas na sa daong, ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, asawa ng kanyang mga anak, at ang mga hayop na nakasakay sa daong, ang mga ibon. Ang tao ngayon ay tuwing nakikita nila ang langit ay nagdidilim, natatakot ang tao. Subalit ang ating Diyos ay meron siyang pakikipagtipan ngayon sa tao sa pamamagitan ni Noe. Ang sabi sa Kapitulo 9, Versikulo 9 hanggang 17, ito ang ating mababasa. Narito aking itinatag ang tipan sa inyo at sa inyong mga anak na sumusunod sa inyo. At sa bawat nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang maamong hayop at bawat mailap na hayop sa lupa na kasama ninyo, sa lahat na lumabas sa barko, sa bawat hayop sa lupa, aking pinagtibay ang aking tipan sa inyo. Hindi ko nalilipulin ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng tubig ng baha, at hindi na magkakaroon ng bahang magwawasak ng lupa. Sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipan gagawin ko sa inyo at sa bawat nilalang na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Inilagay ko ang aking bahaghari sa lupa at ito ay magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At kapag tinipon ko ang mga ulap sa ibabaw ng lupa, ang bahaghari ay makikita sa lupa. Alalahanin ko ang aking tipan sa inyo at sa bawat nilalang na may buhay, at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng nabubuhay. Kaibigan, ito ang tipan ng ating Diyos. Ano bang ibig sabihin ng bahaghari? Ito ay merong sikat ng araw at saka ng tubig. Nangangulugan, ang ating Diyos ay kanyang ginampanan ang hustisya, sapagkat ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. At ipinakita ng ating Diyos na kapag ka ang tao ay hindi magsisi sa kanyang mga kasalanan, siya ay kasamang mamamatay ng kasalanan. Subalit ang mga tao ngayon na nanampalataya sa ating Panginoon, sila ngayon ay mabubuhay. At ang panahon ngayon ni Noe ay niyantulad sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon na bilang tanda. Ayon sa aklat ng San Mateo 24:37 hanggang 39, ito ang ating mababasa.
kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kaibigan, hahatulan ng Diyos ang kasalanan. Na kung papaano ang wika ang mga tao nung panahon na yon, nag-aasawa, nagsisipag-asawa, kaibigan, walang masama kung ating tinutupad yung utos ng ating Panginoon na magpakarami kayo ang wika. Ang masama rito, ang pag-aasawa ng tao ay wala na sa lugar. Nung panahon na yon, maging sa panahon ng Sodom at Gomora, may mga lalaki nag-aasawa ng kapwa lalaki. May mga babae nag-aasawa ng kapwa babae. Hindi ito yung panukala ng Diyos. At pagkatapos ang mga tao kumakain, umiinom, hindi man sila marunong magpasalamat. Ilan kaya ang kumakain sa mga fast foods pero hindi nagpapasalamat sa Diyos bago kumain? Kaibigan, kung papaano sa unang panahon, sa panahon ni Noe, ay hinatulan ng Diyos ang sanlibutan sa pamagitan ng baha, sa ating panahon ngayon, ahatulan ng Diyos ang kasalanan sa pamamagitan ng apoy. Kaibigan, ito ay isang babala sa atin. At ang sabi ng ating Biblia, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, itong ating pangangaral na ito ay isang babala sa maraming mga tao. Dapat tayong magsisi, bumalik sa ating Panginoon at tayo ay gagawa ayon sa kanyang kalooban, iwanan natin ang kasalanan, kaibigan. Kapag ka ating iniwanan ang kasalanan, tayo ay bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan na mabuhay na hiwalay sa kasalanan. Subalit kapag ka ang tao ay ayaw humiwalay sa kasalanan, kaibigan, kasama siyang matutupok ng kasalanan sa apoy. Kaibigan, inaantay ka ng ating Panginoon na tanggapin mo siya na iyong tagapagligtas. Hindi na magtatagal muling darating ang ating Panginoon. Subalit kaibigan, ang wika, kung papaano sa panahon ni Noe, ay gayon din sa ating panahon ngayon. Kaibigan, ahatulan ng Diyos ang kasalanan. Subalit ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Yung mga taong nakinig sa pabalita ng kaligtasan ay buhay na walang hanggan ang kanilang mararanasan. Alin ang ating pipiliin, kaibigan? Pipiliin ba natin ang ating Panginoon? Ang wika nga ng Biblia, hindi bukas ang kaligtasan, kundi ngayon ang kaligtasan. Ang pagtanggap sa ating Panginoon, hindi kinakailangan na tayo ay ibalam natin o yung hindi tayo magbibigay ng desisyon ngayon. Kaibigan, ito na ang panahon na tayo ay gagawa ng desisyon. Natanggapin natin lubusan ng ating Panginoon na ating tagapagligtas. Na kung papaano ng panahon na yon, ang sanlibutan ay nawasak sapagkat dahilan sa kasalanan. Sa ating panahon ngayon, papalitan ng ating Panginoon ang sanlibutan na ito na wala ng kasalanan. Babaguin ng ating Panginoon ang sanlibutan na ito na talamak sa kasalanan. Kaibigan, inaantay ka ng ating Panginoon. Kung tatanggapin mo siya na yung tagapagligtas, kaibigan, kaligtasan ang ipagkakalob sa iyo at saka sa akin. At bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos 4:6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat na mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo
Jesus. Kaibigan, ilalapit natin sa Panginoon ang iyong mga pasanin. Ang iyong mga suliranin sa araw-araw ilapit natin, sapagkat ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. At kung tayo ay lalapit sa Kanya, hindi tayo tatakwil ng ating Panginoon, kundi tatanggapin tayo ng Kanyang mga anak. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo. Pagkatapos po naming napag-aralan ang buhay ni Noe, ang kanyang kapanahunan, o dakilang Diyos, meron po kayong panukala sa inyong mga anak, na kung kami ay manampalataya sa aming Panginoon, ipagkakalob niya ang isang buhay na walang hanggan. Nasa kamay ng aming Panginoon ang aming pag-asa. Nasa Kanya ang aming kaligtasan. O dakilang Diyos, pagpalain ang aking kaibigan. Ingatan po siya at ang Kanyang buong sambayan, O Diyos, pagpalain nawa po. Maraming salamat, Panginoon, na inyo pong tinanggap ang aming panalangin. Ang inyong basbas nawa ang aming tatanggapin sa oras na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating Panginoon at nawa itong ating napag-aralan magsilbing inspirasyon sa iyong pamumuhay sa araw-araw. Pagpalain ka nawa ng ating Panginoon. Amen po. Maraming salamat po, Pastor Romy, sa napaydagtalakayan pag-aaral po natin ngayon patungkol po sa buhay ni Noah, na kung saan ay kilala po bilang preacher of righteousness. Ayan, kaibigan, ikaw po ba ay pinagpala sa ating pag-aaral ngayon? Nawa tayo po ay pinagpala. Dalangin po namin ang bawat mensahe na ating napapakinggan, pinag-aaralan ngayon ay nagiging isang malaking pagpapala po sa iyo, kaibigan. Maraming salamat po. Kung ikaw po ay may mga katanungan, may nais na ibahagi, may nais na ipanalangin, o kung nagnanais na makatanggap ng mga aklat, aralin at babasahin patungkol sa Biblia, maaari ka lang pong tumawag o mag-text sa mga numerong aking babanggitin. 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di naman po kaya sa ating smart number, 0968-8536-6007. 0968-8536-6007. At ang ating landline number naman para sa iyo, mahal kong kaibigan na nasa labas ng ating bansa, ay maaari mo pong i-dial ang 877-777-8916. At ang ating Facebook page naman po ay Adventist World Radio Manila. At ang ating email address ay connect@adventist.ph. At ang ating YouTube channel naman po, na kung saan ay maaari ka pong manood at makinig ng mga awitin, maaari mo pong isearch ang Adventist World Radio Manila. At ating website na kung saan ay maaari ka pong mag-download ng Bible Study Guide para anytime and anywhere tayo po ay makakapag-aral. I-search mo lamang po ang bibleschools.com/Central Luzon. Muli, kaibigan, galing sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik, pagsubaybay, pakikinig, panunood, pagsama po sa ating araw-araw na pag-aaral. Daw ang ating pong napapakinggang mensahe ay naging isang malaking pagpapala po sa atin. Dalangin po namin iyon. And bago nga po tayo maghiwa-hiwalay, ay baunin po muna natin ang salita ng ating Panginoon sa aklat ng Isaiah 59:1. By the way, ang programa po ito hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At kung alam niyo po, kapatid, kaibigan, alam mo po ang nakasulat sa aklat ng Isaiah 59:1. Maari mo po ba kung sabayan sa pagbigkas nito? Narito ang kamay ng ating Panginoon ay hindi maikli, na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig, na hindi makadinig. Ako po si Maria Macareg, inyong kaibigan at lingkod dito sa Tindig ng Pag-asa. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating
at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Sa buhay.